Pag mabaho, masarap. Di ba? Natural lang ako. So guys, welcome back to our channel, Jason Tesorero. At kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Jason Tesorero. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na i-upload. So guys, kung mapapansin ninyo guys, meron akong ditong hinanda kay sir na kasama-kasama namin na saging at saka ang tawag sa amin dito sir is bagoong or ginamos. So, masarap to guys, pag merienda lalo pa sa mga alas 6 ng hapon, 5:30 hanggang sa mag-dinner para medyo light na lang ating dinner. Dito, ano masarap yan pagka tag-ulan? Diba? Yes, yes. Ay, kakainin mo. Tawag sa amin ng sergeant, bagoong isda. Sa inyo, ano tawag sa inyo sa Mindoro? Bagoong, sir. Bagoong? Yes, sir. Sa inyo, ano sir? Ilocano? Sa amin, sa Ilocano, tawag na kanyang bugoong. Bugoong talaga. 90% sa amin, Ilocano yung mga classmate ko sasabi. Alas, malapay, sir. Sa, puro Ilocano yan. Ang favorite nila yan, itong bagoong favorite nila yan. Pag magluluto ng mga gulay-gulay, hindi mo mawala, hindi pwedeng so, mawala yan. So, dami kasi pwedeng gawin ng bagoong, sir, sa mga Ilocano. Kaya hindi mawala yan. Lahat sa amin ito, sir, gulay. Pang survival, pangalo lang. Pang wala-wala na talaga, sir, pipigyan lang ng kalamansi. Sarap masarap siya, may amoy siya ng natural niyang amoy. Kaya ako pinahanda sa inyo to kasi gusto ko yung ipakita sa mga manonood natin, yung si Tito Mars ba, yung masyado niyang yung pagkain ng mga... Ano ba ito? Di ba ito pagkain na may hirap? Pagkain ba na may hirap? O pang survival kasi ito eh. Itong bagong na ito pang survival. Kasi sa amin sa probinsya, sa Bicol, sa Catanduanes, ang ano niyan, ang main source ng ano namin, ng pinagkakitaan namin, kumbaga yung pinaka-product ng Catanduanes is yung abaka. So, akit ka ng bundok, ilang araw ka sa bundok? 3 days, mga ganun, 2 days. So, ang gagawin mo, para makatipid ka, ang dadalhin mo lang, bigas lang, at saka ang ulam mo, bagoong. Kasi nung bata ko, sa probinsya, meron kami tindahan. Tapos nakalagay yun sa may, ano, ng mayonnaise ba? Yung, di ba? Yes, Garapon. Yung, ang takalan niya, parang pang tagay, ganun ba? O di, pang ano yung sa peanut butter, na bote, di ba? Alam niyo yun sa peanut butter? Yes, sir. Natatandaan ko noon, 2 pesos yun, yung isang ganun. Balaw ang tawag sa amin yung balaw. Oh, isang balaw. Balaw, di ba? Sa Bisaya, ginamos. Ginamos. Sa Tagalog, bagong isda. Bagong isda. Tapos, or bagong alamang ng atkong kahipon, di ba? Bagong dilis, oh, yung tawag din ng iba. Yun yung natin, yung tawag diyan. Yes, sir. So, yan, ang binabaho nila yan doon sa probinsya. Sa amin, sa Bicol. Sa Bicol. Sa amin, sir, sa ano, sir, dyan, sa Burlan, sir. Yung mga ganito sir, pang-ulam, pang-baon, pang-halos ang ulay. Kasi may mga nakaibigan na ako sir ng mga Ilocano. So, naano ko sa kanila sir na parang nahawa pa ako sa kanila na nagluto sila ng ganun. Maano kasi sir, malasa. Mm. Kahit mga dahon-dahon lang, di ba? Simple yung luto lang sir, kaya nang parasahin lahat ng lasa ng gulay. Bawang lang yan. Pakulo ka lang ng tubig, lagyan mo ng kamatis, bubong, tapos may dahon pa ng malunggay. Mm. Ilagay mo na yun doon. Sulog na, di ba? Sa amin, sa misis ko, sa Leyte, yung paborito nila doon, ito at saka yung kamote. Kamote, sir. Hindi mo mawala yan. Tsaka, chef, ano yan, pakicomment nga dyan yung taga Leyte, Waray ba? Okay. Yan ang ano nila, yun yung parang specialty sa kanila. Pag may handaan, hinahanap nila yan. Kung sa inyo, lechon sa Ilocano, lechon hinahanap ng sos, 'di ba? Totoo 'yan, may mga tao ganoon, may mga mga taga ano talaga Ilocano talaga na ginagawang sausawan dito sa lechon. Sa lechon. Mm. Sa inyo. Minsan? Oo. Araw-araw na may gulam yun. Araw-araw wala. For the go. Eh kasi nakakaano ba? Nakakainis. Simple nag-cellphone tayo. Napadating sa Facebook. Nagpa-viral. Na mayroong mga vlogger na gano'n na napapangit na kanilang mga kuntin, sir. Siyempre, nakaka-insulto sa atin na... Tsaka nakabusit. Nakabusit siya. Sarap-sarap tayo sa itong pagkain sa kanya naman. Diring-diri siya. Diring-diri siya. Mm. Nakainis talaga. Ikaw? Sabi nga nila, Sergeant, di ba? Amuyin mo, amoy sap-sap. Tikman mo, anong sarap. Sa chanting, di ba? Mabaho siya, pero pagkatinikman mo, masarap, di ba? Katulad ng durian, dati nung durian, hindi talaga ako makain durian. Nung nagutom ako. Napakain ka na sa'yo.
Oo, nung nakasin ako sa ano, sa Davao, talagang napakain ako ng durian. Kasi gutom na gutom ako, wala akong makakain. Choice eh. Masarap naman talaga sila ng ano, durian. Masarap nga. Masarap. Ito nga, pag mabaho, masarap. Di ba? Natural lang ako. Ito yung kasal din. Ay, di ba? Masarap talaga siya. Nakakainis lang kasi na may mga taong ganun ba, na yung pagkain ang nakararami, tapos kwan, tapos parang yun ang maliit ang ilan. Tapos sasabihin naman nila, hindi naman daw niya nilalait yung pagkain ng mga mahihirap kasi mahirap din siya. Ano pala ibig sabihin ng ganun? Parang ang pangit ba? At saka pagkain, huwag mong ano yun. Grasya yan eh. Nagmula sa ano yun eh. Sa lumikha yan yung pagkain yan eh. Pagpasalamat tayo natin yung pagkain tayong ganun, di ba? Maswerte nga kung makabili ka siya ng araw. Ang araw, maswerte ka na kung makabili ka na yan. Sa amin, sa Bicol, sa Catanduales, sa baryo namin, talagang liblib na lugar yung baryo namin. Tatawid ka pa ng ilog, bago ka makarating sa baryo. Maswerte ka na pag makabili ka ng ganyan. Kaya nga, sir. Sa ano nga, sir, din, dyan sa may Malinaw, sa napuntahan nyo, sir, yung handaan na talaga, sir, ang daming pagkain ng sarap, di ba? May sumisigaw pa rin, asan na rin yung bagong? Diba? Ihahalo sa mga sa kaldereta. Saka nakita na kaldereta may bagong ko. Oo, sir. Totoo? Oo. Ganoon na. Pampalasa. Sabi mga Ilocano, hinahalo. Pag natunuto ng tinula, sir, may bagong. Instead of patis. Bago. Ah, pwede. Nihalagyan. Okay. Kasi doon din naman galing yung yung katas nila. Yung patis. Ayos talaga sa yun talaga sila. Siyempre tayo. Pwede ba yun, di ba? Naki-curious din ako eh. Diba? Masarap. Naimas. Ano masarap? Naimas. Masarap. Masarap talaga. Palatas naman. Diba, mag mapapangiti guys mo. Snap yung lasa niya, di ba? Alay mo. Alam mo hindi pwede, para pwede. Oo, tapos sa iba, sabihin, bako. Sarap tuktukin ang tinitro sa muso eh. Kasi si Tito Mars na, marami na inis kayo, Tito Mars. Oo, sir. Kung napaparoon niyo si Tito Mars yung balbas sa random LGBT, member ng LGBT. Tsaka yung ibang mga ka-member na rin, inaano na rin siya. Anong tawag doon? Binabash na rin siya. Kumbaga kinakontra yung mga sinasabi niya. Yes, sir. For the views lang kasi yun yung ano niya. Content. Kung hindi nga lang masama sa sergeant na sabihin dito eh. Minsan siguro kung ano, walang hugas, kainin niya rin eh. Di ba? Talaga. Comment nyo ka dyan. Siguro di ba? Siyempre yung ano, walang hugas, siyempre eh. Di ba? Siyempre ano. Tama ka naman dyan. Pakikita lang dyan guys. Kung ano yung walang hugas. Yung walang hugas, di ba? Masarap pa rin sa kanin. Ganito naman ang alam niyo sir, kung bakit araw-araw namin ulam yan. Ang bakit? Kasi yung kami sir, nakatira malapit sa dagat. Ngayon, yung lola ko, ay maraming toneladang isda, ganyan, napamigay sa amin. Tapos ho, ang lola ko, mamimili yan ng sakusakong asin. Meron ho kaming, ano tagal, tipa, yung malaking lagyanan dati ng tubig. Tapayan. Doon niya ho inalagay yun. Kaya marami ho kami bagong. Hi sa lola ko! Lalaida! Kaya ho kami, talagang bagong ang ano namin. Pag wala kaming ulam, lagyan lang namin ng mantika ng baboy. Tapos okay na. Ganun. Yung bagong na yan, totoo yung sinasabi lang, mas masarap yung walang hugas. Hindi hinuhugasan yan. Pero kuha ng mga may isda yan, doon na lang yan, diretso na yan, asin na yan. Hindi na nila hugasan. Kasi pag binalawan nila ng tubig, ng tubig yan na tabang, hindi maganda ang pagkagawa ng bagong, masisira agad. Kaya yung mga may isda nun, pagka maraming huli talaga, at medyo tag-ulan, talagang ginagawa nila ang bagong. Pero pag takilit yan, yung bagong na yan, ginagawa ng dingis na yung pinagpili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 p
yung bagoong, walang lasa. Kaya kasi may isang hindi kasi, kasi may ano kasi ako, may napapanood kasi ako na nahinuhugasan pa sir. Di, yung ano, yung paggawa ng bagoong sa may ano, sa may bangka na sira. Oo, oh, yung kahoy lang na ano sir. Kahoy na gano'n, tapos eh, kala ko marumi. Kala ko gano'n yung hugasan. Yung isang kasi bagoong yun sir. Sir, alam niyo yun sir, yung gawa sa paa. Yung isang kasi bagoong naman yun. Alamang naman yun. Kaya alamang nga.
Alamang yun yung mga sir niyo. Doon yung nasa ano ko, nasa Jensen ako, di ba, ba ano yung tuna capital of the Philippines, di ba? Yes, sir. May mga ano doon, yung bituka ng ano, bituka ng mga tuna, di ba? Binibili namin yun, tapos nilalagay sa bote, tapos nilalagyan ng suka. Dayok, sir. Dayok. Yun ang masarap, dayok. Dayok. Oo, masarap din yun. Mas masarap yata dito yun eh. Masarap yun. Pero yung kalamansi, ang sarap nun. Maganda yung, ito kasi bagong dilisto, yung, ay bagong isda, yung isa yung, comment nyo nga guys, yung ano, yung malilit na isda na ganun. Ang dawag nun sa amin, sir, sa Ilocano, padas. Oh, yung parang mga ganun, yung padas, parang padas. Sarap sa maliliit. Parang sarap sa maliliit. Yun, ang padas yun. Sa Ilocano. Ano yun? Marami nun sa pang- Nakakipan ano yun? Ang tawag sa amin sa dilis lang talaga. Yung padas. Oh, padas. Yun ang tatandaan ko talaga, padas. Binibento nyo yun sa palengke. Pati sa kanainin, ha? Ano? Yung may mga ano kasi, sir, pag market day sa amin. May mga dayo na nagtitinda. May mga ganong bagoong talaga. Ginagalitan ako, hindi ko raw alam. Sabi ko, pasensya. Di basta yung alam ko. Yung parang sapsap na sasaryan na maliit. Ah, maliit, ah. Yun ang tunay na bagong isda. Sa amin kasi, sir, libre lang. Pag ano, maraming hunin sa mga... Uwi ka kaya? Sa amin, ha? Uwi ka, tapos dalang ka rin doon. Mga yung lola ko, sir, masarap magawa talaga ng bagong. Pagpasis ka muna. Ay! Uwi ka na. Ilabas sa lola ko ulit. May isang pa dyan, sir. May nakita rin ako nagawa kasi ng... May nabilis sa mga dilis, sir, 3 kilong dilis. Ay, naano na yung mga tropa, sir, na ano na magkain ng paksiw, yung may itlog. Naumay na. Naumay na. May sobra pa rin. Ang ginawa niya, pinaano niya lang, sir, parang pinabulok-bulok, di ba? Yung tawag dito, pina... Buro. O parang gano'n, yung maging malambot na ba siya? Tapos... Pero inersinan niya na yun. Wala pa. Parang nung kanya lang, parang pinabulok-bulok niya pa nga. Tapos nung kanya malalambot na siya. Sa kanya nilagay ng asin. Ang bilis mo yung bagoong. Ang sarap. Siyempre, ano ako sa langaw? Kasi itlog ka ng langaw yun, di ba? Ayos na rin gano'n. Ganun pala yung pagbagoong ng iba. Yung sa iba naman, pagkakuha sa dagat, asin ka agad, di ba? Wala nang hugas. Ito kasi, kaya ito yung... Kaya kung ano yung seto, para siyang pansa durog na durog. Kasi malilito siya ng isda, yung makinakahaba sa limpads. Ang kulay ng bagoong mo sa amin ay brown. Kaya brown siya. Ubat kasi itim yan, parang putik, oh. Parang kaya, sir, malilito siya. Ibig sabihin niyan, sir, pagka ganyan ang kulay, bagong gawa yan. Ah, bagong gawa. Bagong gawa yan. Ah, pag medyo boom brown yan. Ibig sabihin, medyo matanin ako. Lumanin sa atin. Ganyan yan. Sabi, magabalik. Yung meron yung pula. Yan, sa amin, medyo, pula. Medyo, ano yun. Matagal na. Nag-iba pala yan. Mas matagal, mas gumaganda yung kulay niya. Nakalima mas lalo pati siya sumasarap. Nakalima na ako siya. Mas mabaho. Mas masarap. Kapag walang hugas, mas masarap. Mas mabaho, mas masarap. Diba? Kaya, kay Pokrita nung post niya. Ano na, makaubusan natin. Nakalima na nga. Makaka-dinner pa kaya tayo nito? Kaya natin ubusin na. Ang sarap eh. Siya pang pagana talaga kumain ba ko? Sili, ang kalamansi lang siya kung foods na eh, di ba? Biniritong isda, lagyan mo ng kalamansi yan. Tapos mainit na kanin, mainit. Ang masarap din, mainit na kanin. Kasi sa baho eh. Baho lang, sir. Tapos hinihingi pa sa kapitbahay. Makikihingi kasi wala nang baho sa bahay. Yung mga katutubo sa amin, sir, grabe yan sila. Doon sa amin, yung mga katutubo. Parang sobrang ano na nila yan. Special. Special na yan sa kanila. Pag may ganyan, yung mga mayor na kababayan natin. Pag may ganyan ka na, ano, kumbaga goods ka na dyan. Kaya kasi, di ba, special na, special sa'yo, tapos makakapalot ka ng gano'n, nakakainis. Wala nga. Hindi yung ano, may in-interview ako na lola na 104 years old. Ang laga niya lang daw ulang bago ako. Pero sabi ko masyado kasi matasakit siya sa amin. Hindi. Wala rin. Siguro makapagisa na yung tubig, no? Pag tapos kayo, siyempre maalat ito eh. Maala. UTI ka dyan? Araw-araw mo ito ng bago mo siya. UTI ka dyan? Hindi lang kasi pang gutom talaga. Oo, sir. Pang survival talaga. Survival. Yung mga IPs po sa amin, pag bababa sila, tapos nagpapalit sila ng... Anong IPs? Indigenous. Pag po yung mga IPs na baba sa amin, para magbenta ng produkto nila, ang una po nilang bibilhin, bagoong po, tsaka mga tuyo, dahi. Pang ano? Kung ano yung mga... Ano yung mga IPs sa'yo? Matagal. Mga mangyan. Sa amin na barter, na ano ko? May nagtanong sa akin kahapon sa championship sa basketball. Yes, sir. Sir, totoo ba
na ang mangyan may buntot. Sabi ko, huwag kayo maniwala doon. Hindi totoo yun. Kwento-kwento lang yun. Hindi totoo. Eh, nga sabi ko nga sa kanila, huwag maniwala. Yun ho ay bahang. Hindi po yun buntot. Oo. Kaya po nila nasabi na buntot, bahang po yun. Oh, yeah. Nakita ka na ba ng mangyan? Ah, doon ho sa amin, laganap dami. Pero may laing mangyan ka? Wala. Wala ang laing mo? Ang tatay ko ay tubong Bicol, Katanduanes, sa Birak. Oh. Oh? Yes ho. Oh, bayan ko pala yung tatay mo? Ang akin hong nanay, sa side ng tatay niyo ho, La Union, Bawang. Ilocano? Ano? Tapos yung... Madung Ilocano pala. Nanay ho ng nanay ko ay tubog sa Blayan. Sa amin. Pero bakit yung punto mo yung batang ninyo? Ay, ganun ho dun De, sa amin. Hindi mo alam? Na guys, sa mga hindi nakakalam, ang Mindoro, dating sakop ng Batangas. Hindi nyo alam, di ba? Hindi namin alam. No, eh. Tignan nyo, magkano ka lang. Kasi sabi ko sa'yo, magbasa-basa rin kayo kasi. What? Sabi ko sa'yo yun. Galing na kami dun, sir, pero hindi namin nalaman yan. Na sakop pala siya. Parte ng ano, Batangas. Yeah. May punto ko talaga yan dyan. Yan talaga yan. So guys, yeah, alam nyo na ha, na ang Mindoro ay sakop ng Batangas dati. Paano mo nalaman, sir? Ha? Paano mo nalaman? Nabasa ko yan. Kay Google. Di ba? Akala ko sir, kaya kaya mayroong puntong ganun kasi yung mga taga Mindoro, pag pupunta ng Manila, pagka doon dumadaan, pagka lumas sila, Batangas. Daan, pagpapas sa Batangas, yun na. Oh, search nyo, search nyo ngayon guys. Balitaktak na sa oh, search nyo ngayon. Pakicomment. Oh. Search nyo na. Oh. Doon ho sa amin, doon sa Sablayan, ang halos ho lahat ng dayo kasi doon ay galing doon sa poblasyon po sa Sablayan. Galing yung Lubang, Lubang Island. Ano yung Lubang? Lubang Island ho, part po siya ng Occidental Mindoro. Okay, so, malapit na ho siya sa Batangas. Gayon ho talaga ang punto. Pero mas maan po ang punto ng Batangas niya. Kaya pala yung mga classmate ko, ganyan magsalita. Wala kang kayo jobs. Puntong Batangas niyo. Okay. Ay kainam. Ay kainam. Ay kainam. Siyang tunay. Siyang tunay. Diba? Mga ganun eh. Shoutout mo yung mga, ano, yung mga kabats mo sa PNP. Hello po! It's the second anniversary. Happy ano second anniversary, Alabang Miss! Huh? Happy anniversary din sa... At dahil dyan, papayagan ho ako na mag... May meron nyo! Kami! Sa SAP, pag may ano kami, meron kaming anniversary namin, automatic yan, gagawa ka lang ng... Ano, letter na ano, na mag ano kayo, mag celebrate kayo ng ano nyo, anniversary. Kaya dyan, dati ganun sa amin. Kahit na nasa bang unit ka na, meron pa rin yan. Eh guys, asensya na, naubos na namin, no? At ay kami, ano, magpaalam tayo. Kasi baka maubos natin ito. So guys, maraming salamat guys sa inyong panunood, sa aming pagmumilinda. So, itong vlog na ito guys ay gusto na namin makuhan, mapa-emphasize sa ibang mga nanonood na ang pag-uupo ay napakasarap at hindi po kinadidilian. Oh, yes. Tingnan nyo. Precious ho yan sa iba. Nakapito ka ng ano ako, tingnan mo, dami na rin, no? Saging na sa bak. Precious ho. So sa mga kabats ko dyan, ano malapit na yung aming 14th anniversary sa PNP. Happy 14th anniversary. 6 years na lang, pinta tayo gumawa. Ano kayo, yung mga panahon ng mga anniversary ngayon kasi yung mga recruit kasi kada half year yan, ano, nagre-recruit. Nag-rotating mo. Half year, tapos end of the year. End of the year, yan po yung mga recruitment ng PNP. Kaya kung may mga bala kayo, mga anak kayo na balak pumasok, abangan yung mga kalagitnaan ng ano, ng taon or before ng end of the year. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo at ingat po palagi. Humbling! Humbling! Kung mapatapusin do ang video nga dyan, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesonero. Patigayon pindutun ang notification bell para lagi ka mong updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat! Update!